God has only one son, the Lord Jesus. Kaya nga John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Tayong lahat nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis at larawan, pero hindi niya tayo anak. Isa lang ang anak ng Diyos, si Jesus lang. Pero sabi ng John 1:12, pag kinilala mo si Jesus, pagka sumampalataya ka kay Jesus, isasama ka sa pamilya ng Diyos, tatawagin ka niyang anak ng Diyos. Because of His great sacrifice, He produced many sons and daughters before the Lord. Yung kamatayan ng Panginoong Jesus ay hindi dulong, kundi pamamaraan ng Diyos para mangyari ang kalooban ng Diyos, na tayong lahat ay mapanumbalik sa malalim at tunay na ugnayan sa dakilang Diyos na ito. Amen po? Amen and amen! Praise the Lord! Praise the Lord! At habang tayo po ay nakatayo sa presensya ng Panginoon, let's open our Bibles in the book of John, chapter 12, at atin pong babasahin mula po verse 27 hanggang verse 33. I'll be reading from the NIV version, and the Word of God says, "It was the Lord Jesus who was speaking, and He said, 'Now my heart is troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour.' No, it was for this very same reason, this very reason, I came to this hour. Father, glorify Your name. Then a voice came from heaven, 'I have glorified it and will glorify it again.' The crowd that was there and heard it said it had thundered. Others said an angel had spoken to him. Jesus said, 'This voice was for your benefit, not mine. Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. But I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself.' He said this to show the kind of death He was going to die. And the Lord has blessed the reading of His word. Palakpakan po natin ang Panginoon. And we may all be seated in the presence of the Lord. God is good. And all the time, amen. I welcome you all to the second service of the Jesus is Lord San Marcelino, Malate, Manila. Tayo pong lahat ay sama-samang nagpupuri, sumasamba sa nag-iisang Diyos at Panginoon, sa ating Panginoong Jesus na nangako at nagsabi, kung siya'y itataas, ilalapit naman niya ang mga tao sa kanyang paanan. We welcome you all, kayo pong mga nandito on-site, maging po sa mga nanonood via Facebook page ng JIL San Marcelino at pwede rin po sa YouTube. Welcome po, and we hope you stay, remain, and join us in worshiping the Lord. At kung kayo naman po ay malapit dito sa vicinity ng San Marcelino, kami po ay located at 1832 San Marcelino Street, Malate, Manila. And we offer you three services. Una po ay 7:30 in the morning. Ngayon po yung 10:30 at mamaya after lunch, 1:30. At lahat pong ito ay nakatuon sa, para po sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila sa ating nag-iisang Panginoon, sa ating Panginoong Jesus. Sabihin nga po natin, Jesus is Lord over my life, over my family. Jesus is Lord over District 5 Manila and over the Philippines and all over the world. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! This is the first Sunday of August. Nako, sobra na nga po tayo sa kalahati ng taon. And we're still alive and kicking by the grace of God. Sino po rito patuloy na nararanasan yung kabutihan, katapatan ng Panginoon? Pumalakpak! And I'm so glad you're here. Sige po, inyong lingunin yung nasa kanan at kaliwa. Sabi niyo, I'm glad you're here. Amen. Dalawang linggo po akong nawala. Kasi po nung two Sundays ago, ako po'y naimbitahang magturo sa JIL Makati. And then last Sunday naman po ay nagturo tayo sa 20th anniversary ng JIL Santa Ana. Pero kahit wala po ako dito, laging nandito ang presensya ng Panginoon.
At hindi lang sa lugar na ito, kundi sa lahat ng naabot ng ating Facebook, because our God is not limited by distance, by space, and even by time. Kaya kahit replay nyo itong mapanood, buhay pa rin ang Diyos at kayang katagpuin lahat ng inyong pangangailangan kung bibigyan po natin siya ng oras at panahon. Amen po! Today being the first Sunday of August, meron tayong bagong tema. At ang ating theme for this month, a courageous spirit. Sabi nyo nga, a courageous hope. Sabi nyo nga po yun? A courageous hope. Hindi lang basta pag-asa, matapang, malakas na loob ng pag-asa. Tama ba? Pag-asang punong-puno ng katatagan. Yan. Hindi ka umaasa na napanghihinaan ka ng loob, kundi umaasang may kasamang katapangan kasi meron kang kasiguraduhan. So, sino nga ba ang Bible character that exemplified a courageous hope? Marami po, pero none can equal to the courageous hope of our one and only Savior, the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Amen. So ang ating pong pag-aaralan ay bahagi ng kasaysayan ng ating nag-iisang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. So kagaya ng nabasa natin, balikan lang natin, now my heart is troubled. It was the Lord Jesus who was speaking. Ngayon ako ay nagugulumihanan. Ako'y nababagabag. Ala, di ba siya ay Diyos? Bakit siya kinakabahan? Ba't siya nababagabag? Dahil ang Diyos pong ito ay nagkatawang tao. So iniwan niya isang araw lahat ng katangian niya bilang Diyos at siya'y nanaog sa lupa bilang katulad nyo, katulad ko na tao. Kaya po, naiintindihan niya tayo. Amen po? We have a God who really and fully understands us why He became just like us. Kaya lahat ng nararanasan natin, naranasan na niya. Kaya nga napakagandang siya yung ating role model eh. Siya yung ating perfect example kasi yung kanyang buhay ay napakagandang ehemplo. Dahil wala tayong nararanasan na hindi niya naranasan, pero siya'y nagtagumpay. And if we look to Him as our leader, our role model, kung paanong siya man ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok, kahirapan, pero nagtagumpay, tayo rin. If we will look on Jesus, the author, the finisher, the perfecter of our faith, tayo rin po ay magtatagumpay dahil magkakaroon din tayo ng courageous hope. Amen po? Yes, Jesus was troubled during this time, but His trouble didn't stop Him to fulfill God's calling, God's mission upon His life. Tayo rin po, minsan natatakot, no? Minsan nababagabag, minsan kinakabahan. Pero let not those things stop us from continuing on, living a life full of hope, dahil buhay ang ating Panginoong Jesus. Amen po? Sabi niya, now my heart is troubled. At anong gagawin ko? Mananalangin ba ako na, Ama, wag na itong mangyari. Wag ko nang danasin yung sinabi mong mangyayari sa akin. Gagawin ko ba yon? Ito daw po yung counterpart. Other way of saying, yung prayer ni Jesus sa Gethsemane, na if it is possible, Abba Father, let this cup pass from me. Yet not my will be done, but let your will be done. Yung pong portion na yon parang sa Matthew siya, no? Pero ito daw po sa John chapter 12, ito daw po yung counterpart. This is another way of saying na, Lord, kung pwede lang, wag ko nang maranasan. Pero hindi. Hindi yung gusto ko, yung gusto mo. Allowing Himself to be subject to the will of the Father. Amen po? Sasabihin ko ba? Sabi niya, what shall I say? Father, save me from this hour. No, sabi ni Jesus, hindi. It was for this reason, it was for this very reason I came to this hour. Kaya nga ako nakarating sa putnong ito para mangyari itong mangyayaring ito. At ito na yung tamang panahon. And Jesus prayed. This time He said, Father, glorify your name. Sabi niyo nga po yun? Alam niyo yon, yung Ama, parangalan mo yung pangalan mo sa migitan ng pagdadaanan ko. Na kahit ako mahirapan, basta at the end, maparangalan ka. Can we say such kind of prayer? Pwede.
Dahil totoo naman, wala tayong magagawa. We will continue to experience various trials, tests, suffering, temptations. Hindi natin kayang iwasan. Pero kagaya ng Panginoong Jesus, we can pray. In all of these things that may happen in my life, let your name be glorified. At alam nyo, napakabilis ng sagot ng Diyos Ama. Then a voice came from heaven. The very same voice who spoke when Jesus was water baptized. This is my beloved Son in whom I am well pleased. The very same voice was again heard. And this time the voice said, I have glorified it and will glorify it again. Ginawa ko na. Gagawin ko ulit to assure the Lord Jesus that ito talaga ang kalooban ng Ama para sa Kanya. And kahit mahirapan si Jesus, at the end of it, the name of the Lord will be glorified. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Lord. Kaya sabi ni Jesus, this voice was for your benefit, not mine. Yung narinig yung tinig, hindi yun para sa akin kasi alam na niya eh. Amen po? And He braced Himself. Sa anumang mangyayari, handa na siya. Pero the voice was spoken para po maging testimony na si Jesus talaga yung sinugo ng Diyos dito sa lupa para maging ating nag-iisang tagapagligtas. And then He goes on to say, now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. But I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. Alam niyo po bang itong verse na ito, John 12:32, isa po ito sa binigay na verse ng Lord kay Brother Eddie. At that time po na ang JL, ay hindi pa JL. Nagsisimula pa lang ang JL, wala pang isang taon, buwan pa lang po ang binibilang. Pero dahil nagsimula si Brother Eddie sa 15 estudyante na talagang sumusunod sa kanya at nakikinig sa kanyang mga ipinapangaral at nagyayaya pa, yung 15 ay dumoble at nagtriple at nagquadriple. Hanggang sa dumami ng dumami ng dumami. At sabi ng mga kaibigan ni Brother Eddie, mga pastor, tawagin mo na yung church. Ang dami nyo na eh. Anong pangalan? So may nagsabi, ganito, campus. Kasi nasa campus kayo. Campus for Christ. Or hindi man yun yung exacto. Basta campus for the Lord. Parang ganun. Pero si Brother Eddie, hindi. He won't settle for anything less but to obey the will of God. Amen? So Brother Eddie subjected himself to prayer and fasting. Lord, anong ipapangalan namin sa grupong ito na ikaw ang nagpasimuno? At isa po ito sa binigay na verse ng Lord kay Brother Eddie. Ang sabi ng Panginoong Jesus, but I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. So gusto ng Lord ang ipangalan sa church na yon ni Brother Eddie, by God's grace, ay tatak, pangalan na magtataas sa pangalang Jesus. Kaya po, Jesus is Lord. Church. Amen po? One of the verses that God gave to Brother Eddie is John 12:32. At marami pa po. Bago pa yung Romans chapter 10 verse 9. Kasi later na daw yung Romans 10:9. Kasi po ang Bible nun ni Brother Eddie, hindi NIV. E pagka po hindi NIV, yung older version, hindi yung Jesus is Lord. If you confess with your mouth the Lord Jesus, sa King James, tsaka New King James. Pero po sa NIV, na later nagkaroon ng CP, si Brother Eddie, doon nakasulat, Jesus is Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And He said this to show the kind of death He was going to die. Because Jesus knew He will give His life. Alam ni Jesus, kaya nga siya na-troubled. Alam niya kung ano yung mangyayari. Alam niyang ibibigay niya yung kanyang sariling buhay para sa ating lahat. Pero hindi siya natakot, hindi siya huminto, kundi nagpatuloy siya. Kahit alam niya yung kanyang dadanasin. Because He has a courageous hope. Amen po! Palakpakan nga po natin minsan pa ang Panginoon. Hallelujah! So actually, ang John chapter 12, maraming nangyari, no? Sa John chapter 12, mula verse 1 hanggang verse 11, ito po yung nagawa ng piging
si Mary, si Martha, kasi nga binuhay ni Jesus si Lazarus sa chapter 11. So nagkaroon ng kainan sa bahay at ang daming nakiusyoso at talagang nakita nila buhay nga si Lazarus. So then afterwards, nagkaroon ng triumphal entry si Jesus sa Jerusalem. Kaya po ang verses 23 to 36, ang kausap po dito ni Jesus, bahagi ng binasa natin kanina, ay mga non-Jewish seekers, mga Gentil, mga hindi Israelita, ang kausap ni Jesus habang sinasabi niya yung mga talatang ating binasa kanina. So anong nangyari? Sabi ng chapter 12 verse 20, now there were some Greeks or non-Jewish among those who went to worship at the feast, kasi magkakaroon ng Passover feast in a few days. So may mga ibang lahi na pumupunta sa Jerusalem kasi namamangha sila how the Israelites celebrate this feast. So itong mga non-Jewish people na ito, marami-rami sila, lumapit sila kay Philip, the evangelist. And that's yung ibang isang Philip po ito. So kay Philip, at sabi, gusto naming makita at makausap si Jesus. So ang ginawa ni Philip, kinausap si Andrew, yung kapatid ni Peter. Oh, itong mga taong to gusto makausap si Jesus. So magkasama si Andrew at saka si Philip na lumapit kay Jesus, dala-dala itong mga taong ito na gustong makilala si Jesus. Gusto nyo rin bang makilala si Lord? Kilala ko na siya, Pastora. Our lifetime will not be enough to fully know who the Lord is. Kaya let every day be an experience of us knowing the Lord more personally, intimately. Amen po ba? So, ito po yung kausap niya, mga hindi Israelita, and they were brought to Jesus by his disciples. At ang mensahe ni Jesus, kahit alam niya na ilang oras na lang, ilang araw na lang, ibibigay na niya yung kanyang buhay, yet Jesus' message to them were full of his courageous hope. Pag ikaw ba, alam mo nang kukunin ka na ni Lord, ano kaya yung laman ng mga sinasabi mo? Bilin dito, bilin dyan eh, no? Pero hindi, si Jesus, he was so focused on his God-given mission na hinanda niya yung kanyang sarili para dito. Amen po? Tayo naman, di pa tayo kukunin ni Lord. Pero let every day be a day we are prepared that we can glorify the Lord in our lives. Can you say amen? So yung salitang trouble, di ba? Now my heart is troubled. Ano ba yung trouble doon? Sabi niyo po, troubled. So, yung Greek word daw po noon ng trouble is taraso. Sabi niyo po, taraso. So, which implies an agitation. Or ibig sabihin ng agitation, anxiety, worry, nervousness, tension, distress. Or disturbance, disruption, nababother ang Panginoong Jesus. The same word daw po, yung trouble, can be found in John chapter 11 verse 30. Ang nakasulat doon, when Jesus saw her weeping, si Mary, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Same word daw po yung troubled sa John 11:35, sa John 12:23. Troubled si Jesus time ni Mary, kasi Jesus saw her crying, and not only Mary, kundi lahat ng nakapaligid. At Jesus was deeply moved and he was troubled na hindi pwedeng ganito, kailangan meron akong gawin. Kaya lang dito sa trouble na ito, hindi pwedeng iwasan niya yung sitwasyon. Kailangan niyang pagdaanan. Amen po? He cannot change. Doon po kay Mary, when he was troubled, he changed the situation from yung lungkot ng namatayan, because Jesus was troubled, he changed the situation, binuhay niya yung patay. Pero ditong troubled na ito, now I am, my heart is troubled, hindi niya pwedeng palitan yung sitwasyon. Kailangan niyang pagdaanan. Amen po? At bakit siya na-trouble? Kasi if you are someone who knows what's going to happen at alam mong mabigat yung pagdadaanan mo, imposibleng hindi ka nga matakot, imposibleng hindi ka mataranta, imposibleng hindi ka nga po magulumihanan. Pero Jesus overcame his troubled spirit kasi meron siyang
courageous hope. Amen po ba? So, saan nang gagaling? Saan humuhugot si Jesus? Saan niya hinugot yung kanyang courageous hope? Nang sa gayon, tayo rin, kahit katatrouble pagka minsan, eh may mahugot din tayong lakas ng loob at magpatuloy sa buhay. Amen po? Kasi nga, hindi natin kontrolado ano yung pwedeng mangyari sa atin, pero pwede natin kontrolin yung reaction natin, kagaya ng sa ating Panginoong Jesus. When troubles come, na pwede naman nating palitan yung sitwasyon, o kaya, when troubles come and we do not know what to do, but to undergo such kind of unpleasant situation, nonetheless, kailangan nating batahin at pagtagumpayin. Dahil kung nagtagumpay ang Panginoong Jesus, so can we. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Lord. So, 3 points lang po ito. Bakit po malakas ang loob ni Lord? Bakit po nung puno siya ng courageous hope? Number one, He knows God's timing. Sabi niyo nga po yun? Napakaliwanag nung sinabi niya sa verse 23, the hour has come. Dumating na yung oras. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Bakit siya may courageous hope? Kasi hindi lang siya nakatingin sa mangyayari later, kundi sa mangyayari in the near future. Meron siyang inaasahang mas magandang mangyayari kumpara sa hindi magandang mangyayari a few days from that time. Amen po? Masyadong extended yung kanyang pananaw sa buhay. Hindi limitado sa kailangan niyang pagdaanan. Alam niya, dadaan lang siya doon, pero it is not the end, kundi it is just the means for the end to be fully accomplished. And what was the end? That God will be glorified. Amen po ba? Sa atin din po may problema, pero kailangan natin pagdaanan para sa dulo maparangalan ng Diyos. How can God be glorified pag ikay sumuko, pag ikay huminto, pag ikay tumigil, pag ikay nag-back out, pag ikay nag-resign, pag ikay sumuko? How can God be glorified? Mag-glorify si God kapag ka mission accomplished tayo. Kagaya ni Paul, sige po, palakpakan natin ng Lord. Kagaya ng sinabi ni Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hindi po ba masyadong naparangalan din ang Diyos sa buhay ni Pablo? Hanggang ngayon, pinag-uusapan ng kanyang buhay kasi tayo mismo nagugulat na pagdaanan niya yung lahat, pero hindi siya huminto hanggang kanyang kamatayan. And the Lord was glorified. And Paul was one of our favorite Bible characters. Kasi nagtagumpay siya kahit sandamakmak yung kanyang pinagdaanan. Hindi siya huminto. He finished the race. He kept the faith until the very end, and the Lord was glorified with his life. Tayo rin po, bawal huminto para sa Panginoon. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang. Amen po? Sa mga Kristiyano, sabi po ng Psalms, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ang bawat hakbang ng mga taong matutuwid, ng mga taong mabubuti, dahil meron silang Kristo sa puso, we cannot be good unless the Lord is in our hearts. Because only the Lord is good, sabi ni Jesus. Amen po? If the Lord is in us, tayo wag sa atin ay good, not because of our own means, but by the imputed righteousness of the Lord, then every steps that we make are ordered by the Lord. All things work together for good. Amen po ba? Kaya walang mangyayari sa atin na basta na lang nangyari. May dahilan at may timing si Lord. God is the God of great orchestration. Amen po ba? Siya yung Diyos na ang galing niyang kumumpas ng pagkakataon. Mamamangha ka lang. Ganun pala yun. Kaya pala. So Jesus has had a courageous hope because He knows God's timing. Hindi timetable ng tao, kundi timetable ng Panginoon. And God
yung sa Diyos na ito, walang aksidente. All things happen for a reason before this God. Amen po? Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, letter A, He has made everything beautiful in its time. Lahat ng yayari, magandang pangyayari sa itinakda nitong panahon. At kahit ang daming sitwasyon sa buong mundo, lahat 'yon kumpas ng dakilang kamay ng Panginoon. Paano hindi katatapang? If you know your God, He is not late, He is not too early. He has His own timetable at sagot niya tayo. Amen po ba? Walang nangyayari sa atin na, pasensya ka na, nakalingon ako saglit eh. Hindi ko namalayan may nangyayari sa'yo. Walang ganun sa Lord. Amen po? Lahat nangyayari kasi may timing ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Lord. Sabi nga niya sa verse 27, Now my heart is troubled and what shall I say? Father, save me from this hour. No, it was for this very reason I came to this hour. Ito yung dahilan ba't umabot ako sa ganitong punto. Parang ang sabi ng Lord, ngayon pa ba ako titigil? Ngayon pa ba ako hihinto? Eh, ito na yung timing ng Lord. Ang daming pagkakataon when we read the gospel of the Lord, ang daming pagkakataon na gusto siyang patayin ng tao, pero siya'y nakakaligtas. Minsan, binablind ng Lord yung mata ng mga tao. Nakakadaan siya sa gitna without being noticed by these people who wish to do him harm. Nakakataka siya kasi hindi pa niya timing. Pero ito na, yung itinakda ng Ama na kusa niyang ibibigay yung kanyang sariling buhay. Iiwas ba siya? Eh kaya nga siya nagkatawang tao para ibigay yung kanyang buhay sa atin. Trust the timing of the Lord. He is never late and He is never too early. God's timing, not our timing. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Lord. Always remember, God is always in full control and in full view of everything. Walang nalilingid sa mata ng Diyos. Amen po ba? Walang nakakalagpas sa mapanuring mata ng Panginoon. Wala siyang nakakaligtaan. Everything is laid bare before this awesome, omniscient God. Kaya po hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Nakikita tayo ng Panginoon. We just need to realize, hindi yung timing ko, kundi yung timing ng Panginoon. Amen po? Pangalawa po, what made Jesus anong reason? Bakit may courageous hope si Jesus? Hindi lang po he knows God's timing, he knows God's means, tama ba? He knows yung pamamaraan ng Lord. Amen po? Sabi ni Jesus sa John 12:24, I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains a single seed. But if it dies, it produces many seeds. So with the context na alam ni Jesus, ibibigay niya yung kanyang sariling buhay, gumamit siya ng isang napakagandang pagsasalarawan. Kung paano daw ng isang butil ng wheat, ano bang wheat sa Tagalog? Trigo? Kung paano ng isang butil, kung sa Pilipinas siya pinanganak at siya'y Pilipino, bigas. Kung paanong isang butil ay kailangang ilibing sa ilalim ng lupa at ito'y mamatay hanggat hindi ito ginagawa dun sa isang butil na yon, mananatili siyang isa. Pero kapag siya ay inilibing, tinakpan sa lupa at ito'y namatay, dun lang siya dadami. So nakita ni Jesus yung means ni God. God has only one Son, the Lord Jesus. Amen po? Kaya nga John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ilan ang anak ng Diyos? Isa lang. Tayong lahat nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis at larawan, pero hindi niya tayo anak. Isa lang ang anak ng Diyos, si Jesus lang. Pero sabi ng John 1:12, pag kinilala mo si Jesus,
Pagka sumampalataya ka kay Jesus, isasama ka sa pamilya ng Diyos, tatawagin kanyang child, anak ng Diyos. Amen po? Kung sasampalataya kay Kristo dahil siya yung tunay na anak. Amen po? Isa lang ang anak ng Diyos, but because Jesus came down on earth and He gave His life, He died because of His great sacrifice, He produced many sons and daughters before the Lord. Isa lang siya nung una, pero nung binigay niya yung kanyang buhay, dumami ang mga anak ng Diyos. Amen po? So si Jesus, hindi niya nakita yung senaryong yon na end, but the means. Yung kamatayan ng Panginoong Jesus ay hindi dulo, kundi pamamaraan ng Diyos para mangyari ang kalooban ng Diyos na tayong lahat ay mapanumbalik sa malalim at tunay na ugnayan sa dakilang Diyos na ito. Amen po? For Christ compared His impending death to the planting of a seed. What might seem like death and destruction is really the process which turns something ordinary and undeveloped into something mature and productive. Matagal man yung proseso at kailangan ngang mamatay yung binhi bago ito magsimulang mabuhay at magbunga, ganun din ang prosesong kailangang pagdaanan ng Panginoong Jesus. Death was part of God's plan for Jesus. Kailangang mamatay si Jesus. Amen po ba? At salamat dahil hindi nga po sumuko ang ating nag-iisang Panginoon because He courageously faced and overcame and fulfilled God's given mission upon His life at tayo po yung nag-benefit. We have eternal life, our sins were forgiven, at pagdating natin sa langit, tayo ay makakapiling ng Panginoong Jesus magpakailanpaman. Bakit? Because Jesus voluntarily gave His life for you and for me. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah! Thank you, Lord! Kaya nga po may awit eh. I'm forever grateful. Walang hanggang pagpapasalamat kay Kristo dahil utang natin sa Kanyang ating buhay ang ating kaligtasan. Diba yung kwento ni Pastor Joey? Hindi lang tayo nilikha ng Diyos. Binili niya tayo sa magitan ng kanyang sariling buhay. Amen po? Pangatlo, saan galing yung courageous hope ni Jesus? He knows God's purpose. Alam ni Jesus na kahit na pagdadaanan ni Jesus yung mga bagay na yon, yung paghihirap hanggang kamatayan, meron itong dahilan. Merong magandang kabuluhan. Hindi basta na lang, basta gusto ko yan. Sabi nga ni Brother Eddie, ang Diyos natin ay hindi kapritsyoso. Ay, gusto ko maghirap ka. Ay, gusto ko gumapang kang parang pulubi sa harapan ko. Hindi. Hindi po kapritsyoso ang Diyos natin. Lahat ng nangyayari sa atin, may dahilan, may purpose, may magandang kakalabasan. At alam na alam ito ng Panginoong Jesus. Kaya nga meron siyang courageous hope. Ang sarap na meron po tayo nun kasi hindi talaga natin kontrolado eh. Pero looking at the better future ahead, hindi naman nagtatapos sa dusa, kalungkutan, kamatayan, yung buhay natin. Dadaan lang tayo doon. Pero kahit pamamatay tayo, may buhay na walang hanggan tayo eh. Amen po ba? So wala talaga tayo dapat na ikatakot. This world is not our permanent home. This is just our temporary abode. And one day Jesus will take us to be with Him forever. Timing din ng Lord, kailan yon? Hindi natin pwedeng pangunahan. Pero habang nandito tayo, let's have courageous hope. Just like the Lord Jesus. Amen po! Maganda po yung sinabi ng Panginoong Jesus sa John 12:31-32. Under po dun sa, He knows God's purpose. Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out.
But I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. Alam niyo pong dalawang beses itong binanggit ni Jesus, yung kailangang itaas ang anak ng tao at nang sa gayon ay lumapit ang mga tao sa kanya. Second time niya po itong binanggit. The first time was when Jesus was speaking to Nicodemus. Sabi niya, kung paanong itinaas ni Moses yung brazen serpent, kailangan ding itaas ang anak ng tao. Amen po ba? So, malinaw sa puso at isip ng Panginoong Jesus yung kanyang misyon. Hindi ito nawala sa kanya kahit pinupuri siya ng tao, kahit sikat siya, kahit na ang gaganda ng mga comment ng tao sa kanya, hindi nawala sa isip ni Jesus. Ibibigay ko yung buhay ko para sa inyong lahat. Kaya nga may portion na hindi siya masyadong believe sa mga papuri ng tao, for he knows what is in the heart of men. He's not after the applause and approval of men. He was only after the approval of his Father. At tayo rin po dapat ganun. Amen po ba? Huwag tayong mabingi sa palakpak ng tao. Huwag itaas ng ating leeg at noo at magpalaki ng ulo natin yung palakpak ng tao. Dahil ang mas importante at mas higit sa lahat, yung approval ng ating Ama sa langit. Amen po? And we will have the approval of God the Father kung meron tayong courageous hope. Hindi tayo sumusuko, humihinto, tumitigil, bagkos nagpapatuloy tayo, anuman ang mangyari. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Lord. So from these two verses, we can have a glimpse of God's purpose na alam ng Panginoong Jesus. Sabi kasi niya, now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. But I, when I am lifted from the earth, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. Ano po yung purpose ni God through Jesus? That through his life, sin will be judged. Sabi niyo nga po, judgment of sin. Huhusgahan ang kasalanan. Sa paraan, Jesus will become the sin. And he will receive all the wrath of God. Galatians chapter 3, verse 13 ba yun? Sige nga, tignan natin. Tama ba yun, Lord? Bigla ko lang, who knew no sin? Tama ba yun? Galatians chapter 3, verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng batas dahil siya yung naging sumpa. So hindi siya nagkaroon ng sumpa. Siya yung naging sumpa. Kaya po dinagan ng Lord sa kanya lahat ng kaparusahan, lahat ng sumpa ng kasalanan. Inakong lahat ni Jesus. Amen po. So yes, sin was judged in the person of the Lord Jesus Christ. He who knew no sin. Siya na walang kasalanan, walang ginawang kasalanan, ay naging kasalanan. He became the epitome of sin. Kaya nga po sabi ng Isaiah 53, when Jesus was hanging on the cross, meron pong verse sa Isaiah 53, it pleased the Father to bruise his son. Ikinagalak, ikinatuwa, ikinapanatag ng puso ng ama na durugin ang kanyang anak. Because at that time, Jesus became sin. Hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Siya yung naging kasalanan. Hindi siya naging sumpa. Hindi siya nagkaroon ng sumpa. Siya yung naging sumpa. Kaya pinataw lahat sa kanya. Lahat ng galit ng ama. Kaya nga, di ba, when Jesus was hanging on the cross, sumigaw si Jesus, Father, Father, why have you forsaken me? Bakit mo ko pinabayaan? Kasi po, sabi ng mga Bible scholars, inialis ng Ama yung tingin niya kay Jesus at that time. Kasi po, ang banal na Diyos, hindi kayang tumingin sa kasalanan.
At that time, Jesus became the picture of sin. And God hates sin. Kaya yung galit at puot ng Diyos sa kasalanan, pinataw niya lahat kay Jesus. Kaya nga Jesus was disfigured. Hindi na siya mukhang tao. Siguro yung mukha niya, lasog-lasog. Yung katawan niya, parang dinikdik na katawan ng animal. Kasi yung latigo na ipinataw sa kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Pero hindi po umimik si Jesus. Walang narinig na reklamo sa kanyang bibig, kundi patawad. Father, forgive them. Father, forgive them. Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Amen po ba? Hindi alam na mga tao, naging instrumento sila ng kaaway para yung galit ng kasalanan ay ipataw sa Panginoong Jesus natin. Yes, sin was judged in the person of the Lord. But Jesus courageously faced it para sa'yo, para sa akin. Amen po! Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah! Ano pa po yung purpose ni God through Jesus? Evil to be eternally defeated. Sabi po dyan, no? Now the prince of the world, of this world, will be driven out. Yung pong kamatayan ng Panginoong Jesus, ito po yung tumalo kay Satan. Jesus did not defeat Satan just by sharing the word of God, just by healing the sick, releasing the captives. Hindi po niya natalo ang kaaway sa ganong paraan. Kundi the defeat of the enemy happened when Jesus was hung on that cross. Kung hindi pinako si Kristo sa krus, hindi nanalo ang Panginoon natin laban sa kaaway. He need to go through that cross. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Diyos. At hindi po tao ang nag-isip nito, yung redemptive plan na tinatawag, it was not in the initiative of man. It was God's initiative. Kailan nangyari, Pastora? Dun pa lang sa lugar na nagkasala ang tao, sa Garden of Eden, doon pa lang nagplano na ang Diyos. The seed of the woman shall bruise the head of the serpent. Yung binhi ng babae, usually pag anak ka, binhi ka ng lalaki eh. Kasi yung seed ng lalaki, di ba? Sperm cell. Pero ang sabi doon pa lang sa Genesis chapter 3, the seed of the woman shall bruise the head of the serpent. The head of the serpent is the devil. At ang tatalo sa ulo, dudurog sa ulo ng serpiente, ang binhi ng babae. And only Jesus was born of a virgin. Amen po? Kaya si Jesus yung dumurog sa ulo ni Satanas. Saan nangyari? Hindi sa Bethlehem. Hindi sa Capernaum, kundi doon sa Golgotha where Jesus hanged for 6 hours. Amen po? Pero yun po yung nagpatalo kay Satanas forever. Amen po? The devil is eternally defeated. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord, talunan ng kaaway. Doon pa lang, sa krus na yon ng Panginoong Jesus at hanggang sa ating buhay, talunan ang kaaway. Amen po ba? We speak the defeat of the enemy because of what Jesus did for us. Amen po? Kaya dapat hindi tayo papayag na mananaig ang kaaway. Ang takot, ang pangamba, ang duda, ang kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala, dapat wala po yan sa atin. Dahil talunan na si Satanas ang nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus. And the defeat of the enemy is eternal. Hindi na po mauulit. Halimbawa, no, dumating na yung new heaven and new earth. Wala nang panibagong Lucifer na magiging Satan. This time, the evil will be defeated eternally. Di na mauulit yung ganong situation. Bakit? Kasi kumpleto yung redemptive work na tinapos ng Panginoong
Jesus. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Kaya when God makes the new heaven and new earth, hindi na po ito mapapariwara. Hindi na po mauulit yung scenario na nangyari mula Genesis hanggang the entire Bible. Kundi pagdating ng Panginoong Jesus and He established His kingdom, the kingdoms of this world shall become the kingdoms of our Lord and Savior Jesus Christ, and He shall reign forever. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya po malakas ang loob ni Jesus. Yes, temporary, mahihilapan siya. Mamamatay nga siya eh. Pero hindi yun ang dulo. Kama lang yun. Kuwit lang yun. Kasi ang dulo, glorification of God the Father. Ganun din po tayo. Pansamantala lang lahat ng sakit, dusa, lungkot, lumbay. Temporary lang yan. Pero if we keep on holding on to our faith to the Lord Jesus Christ, eternally we will spend with the Lord. Perfect eternity with our Savior. At wala nang kontrabida, wala nang sisingit at papalitan yung kwento. Dahil eternally defeated na ang kaaway. Amen po ba? Ano pa po? The third, God's purpose, salvation proclaimed through Christ. Wala pong pangangaral ng pagliligtas ng Diyos nang hindi babanggitin ang pangalang Jesus. Kaya po kahit anong reliyon meron ng tao, hindi yun importante. Ang importante, sino si Jesus para sa kanila? If they say that Jesus is just a prophet, hindi ho yun kompleto. Pag sinabi nilang si Jesus ay tao lang, kulang din po yun. Pag sinabi rin po nilang maliit na Diyos si Jesus, kulang po yun. Kailangan ang tingin nila kay Jesus, the only way to salvation. The only way that a sinner can be forgiven and be redeemed and have a transformation and salvation and go to heaven, walang ibang paraan kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kahit anong relihiyon mo, hindi yan importante. Ang importante, who is Jesus in your life? Sa iyong puso, sa iyong buhay, yun ang importante. Kasi wala tayong ibang passes. Wala tayong ibang ticket papuntang langit, kundi si Jesus lang. Who said in John 14:6, I am the way, the truth, the life. No one. Diba napaka-strong? Kaya si Jesus pinakadakilang sinungaling, or He is telling the truth. At matakot tayo pag di tayo naniwala. Kasi ganun siya ka-strong magsalita. No one can come to the Father except through me. Saan ka dadaan? Eh, hindi ka nga makakapunta sa Ama kung hindi ka dadaan kay Kristo. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sariling daan. Kasi isa lang ang daan, si Kristo lang. Kung gusto mong pumunta ng langit, kung gusto mong maranasan ang paghahari ng Diyos, si Kristo lang. Amen po ba? He has the monopoly of salvation. He has the monopoly of all blessings and favor. Si Kristo lang. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Jesus. Kaya po ang sabi ni Jesus, but I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. Kailang itaas si Kristo. Hindi relihiyon, hindi persona, hindi tao. Si Jesus lang. Itaas si Kristo nang sa gayon lahat ng tao ay mailapit sa Kanya. Hindi daw ito ibig sabihin na lahat ng tao ay maliligtas. Ang mahalaga, lahat ng tao nakilala, nakarinig sila who Jesus is. Hindi po iintayin lahat ay tumanggap. Ang gagawin ng Diyos, lahat maririnig nila the story about Jesus. Kaya po sabi ni Jesus sa Matthew 24, and this gospel of the kingdom will be preached all over the world, and then the end will come. Ano ba yung gospel? The story of the life, the death,
the burial and the resurrection of Jesus. The gospel is about Jesus. Sabi ni Jesus, and this gospel will be preached. Ang gagawin ng Diyos, ipapangaral sa buong mundo ang kasaysayan patungkol kay Kristo. Pag nangyari na yun, na ipangaral na sa lahat ng bahagi ng daigdig, tsaka siya dadating. At magkakaroon ng paghuhusga. Huhusgahan yung mga hindi kumilala, huhusgahan din yung mga kumilala. Yung mga hindi kumilala, huhusgahan para mapahamak, magpakailanman. At yung mga tumanggap naman, huhusgahan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus lang po ang susi. Amen po. At napakahalaga po na tayong mga tao, andito pa lang sa lupa, we know who Jesus is. And we have a personal relationship and intimate knowledge about the Lord Jesus Christ. Amen po? Yung sabi niyang, all men. Everybody say, all men. I will draw all men to myself. Meron po akong nabasa dito. When the Lord says all men, lahat talaga ng tao, makikita siya, makikilala siya. Sabi po rito, he will be executed under a placard, sarcastically proclaiming him as king in multiple languages. Natuwa po ako dito, no, sa John chapter 19 verse 20. Sabi po diyang John 19 verse 20, start natin sa verse 19. Pilate had a notice prepared and fastened on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Aramaic, Latin, and Greek. And during those times, ito po yung world renowned language. Diba ngayon, America ba? English? O kaya Mandarin daw, China? Pero at that time, ang main languages was Aramaic, Latin, and Greek. At yung nakalagay sa ulo na ng krus ng Panginoong Yesus, nakasulat, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. It was written in three languages. Kaya walang hindi makakaunawa who Jesus is. Amen po? Walang pwede magsabi, hindi ko kilala Lord si Jesus. Eh ngayon pa, may social media. Noon siguro, hindi ko kilala si Lord. Parang may excuse eh, no? Eh ngayon wala na po pwedeng i-excuse ang tao. Kasi kahit sa communist country, naririnig pa rin ang pangalang Jesus. Amen po. Kaya walang harap sa langit. Sorry Lord, hindi ko kilala sino si Jesus eh. Wala pong pwedeng magsabi noon kasi nilatag talaga yun ng Diyos that everyone will hear about Jesus. Amen po. Ano pa po? His death will shake the world view of a pagan soldier. Ang mga nagparusa kay Jesus, mga Roman soldiers, hindi sila mga Hudyo. Pero isang centurion ang nagsabi nung makita niyang namatay ang Panginoon Jesus, truly he is the Son of God. Nag-testify. Bakit? Di naman niya narinig nag-preach si Lord. Di nga niya nakitang gumawa ng himala. Paano siya na-assured na ito nga yung anak ng Diyos? Kasi nakita niya ang Panginoon. Amen po ba? Meron siyang experience with the Lord. Ano pa po? Witness by both followers and enemies. Habang si Jesus po ay nakapako, nakita siya ng lahat ng mga tao sa lugar na yon, whether they believe on Jesus or not, followers man or enemies. Kita nyo nga yung dalawang salarin, isa nasa kanan, isa nasa kaliwa, isa nasa kanan, isa napunta ng langit, isa hindi. But both were given the chance. Katabi nila si Lord eh. Pero ba't isa lang? Kasi isa lang yung kumilala kay Jesus. Nakita nilang lahat si Jesus and they were given the chance to have a relationship with the Lord. Pero isa lang yung nagsabi, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Kung lahat ba yun, pastora, nagsabi, lahat sila pupunta ng langit, yes,
Jesus has the power to save. Kahit lahat nung nandun, kahit pa yung mga Romanong naghataw sa kanya, if only they would recognize Jesus, they can all be saved. Pero ang nakakalungkot, mabibilang sa daliri, at that time, isa lang. Amen po. Kasi magandang nakilala nila si Lord, pero mas magandang tinanggap nila ang ating Panginoon. Amen po ba? So, wag mo lang kilalanin si Lord na, ay, siya yung pinanganak ng Pasko. Ay, siya yung namatay ng mahal na araw. Have a personal, intimate experience with the Lord. Make Him your Lord. Make Him your Savior. Make Him your God. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Lord. His body will be attended to by both loyal disciples and secret followers. Si Nicodemus was a secret follower of Jesus. Nagbigay siya ng pang-embalsamo. Si Joseph of Arimathea, siya yung nagpagamit ng kanyang burial site. And these were secret followers. Pero si Mary Magdalene, si Mary, si Salome, sila yung mga loyal followers. Peter and John. Amen po, na pumunta at the resurrection. So, whether secret follower ka, kailangan mo pa rin lumantad at tumulong, mag-share. Kahit sikreto, ibigay mo yung pwede mong ibigay para sa gawain ng Lord. Kasi hindi pwedeng hindi mo ipangangalandakan kung sino si Jesus para sa iyo. Amen po ba? Ano pa po? Women will be the first to learn of His resurrection. To si Mary Magdalene and the other Mary. Gentiles will be converted. Hardened enemies will become missionaries. Kagaya ni Pablo, no? Dating persecutor, ngayon, willing to die for Christ. Kasi nagkaroon siya ng relasyon kay Kristo. Amen po ba? At pagdating natin sa langit, iba't ibang lahi, iba't ibang nasyonalidad, iba't ibang kulay, magsasama-sama dahil tayo'y binuklod ng nag-iisang pananampalataya sa nag-iisa at tunay na tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen po! All because of Jesus giving His life on that cross. Amen po! Because Jesus had that courageous hope. Tayo rin po, huwag tayong sumuko ang ganda ng plano ng Diyos. Diba may verse sa Bible, yung ating temporary sadness, trials, cannot be compared to the glory that awaits kapag ka nanatili tayong tapat hanggang wakas. Amen po? In conclusion, Christ's courageous hope was based on His deep knowledge of God. Gusto niyong may courageous hope? Know your God more. Read His Word. Spend time in praying, in fellowship. Kasi hindi tayo magkakaroon ng tapang at lakas ng loob kung hindi natin kilala ang tunay at nag-iisang Diyos. Amen po? And knowing God's timing, means, and purpose, He undergoes such indescribable suffering, for He anticipates the glory that will soon be revealed. Dahil alam ni Jesus yung timing, yung kaparaanan at kadahilanan ng Panginoong Diyos para sa kanyang buhay, binatay niya lahat kasi kanyang ina-anticipate, kanyang inaasahan yung kaluwalhatiang mararanasan niya sa piling ng Amang nasa langit pang walang hanggan. And He has you and me in mind. Kaya tayo rin po, we can also have this courageous hope. Because Jesus is our Savior and God and King. Amen po. Kailangan lang patuloy pa natin siyang kilalanin, mahalin, paglingkuran, maging tapat hanggang wakas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon and let us all stand in the presence of the Lord. Hallelujah.